sa isang press conference noong July 2017. Sinabi ni Pangulong Duterte na ipapabomba niya ang mga eskwelahan ng mga katutubong lumad sa Mindanao. Ang tinuturo daw kasi sa mga paaralang ito, pagre-rebelde laban sa gobyerno. Kasi eskwelahan nila, but they are teaching subversion, communism, lahat na. So, umalis kayo dyan. Sabihin ko dyan sa mga lumad ngayon, umalis kayo dyan. Bubumbahan ko yan. Isali ko yung mga estruktura ninyo. Mag-iisang taon mula ng bitawan ni Pangulong Duterte ang mga salitang ito, 19 na lumad schools na ang sinunog umano ng militar. Ayon sa Save Our Schools Network, may mga eskwelahan namang pinaulanan ng bala o puwersahan nang isinara. Kaya sa 215 na lumad schools sa Mindanao, 56 ang hindi na magamit. Karamihan sa mga ito nasa probinsya ng Sarangani at Sultan Kudarat. Dahil dito, sinasabi ng Save Our Schools Network na mahigit 2,000 kabataang lumad ang hindi nakakapag-aral. Wala pang pahayag ang AFP sa akusasyong ito. Sinusubukan din naming kunin ang panig ng palasyo. There is some level or degree of frustration because it seems the courts or even the legislators are not that receptive, you know, sa mga complaints namin. But I think if we give up, then the worst things can happen. Dahil tila wala raw pumapansin sa mga kinakaharap na karahasan ng mga katutubong Pilipino, inilapit nila ang problema kay UN Special Rapporteur for Indigenous Peoples, Victoria Corpus. Hindi naman daw apektado ang trabaho ni Corpus bilang Special Rapporteur kahit isinama ng DOJ sa listahan ng mga di umano'y terorista. The UN, for instance, if it speaks, that is a lot of pressure. These are a lot of impacts on the Philippines. It also even impacts on investments coming into the Philippines because of the growing demand for the respect of human rights. Hindi lang daw panununog ng mga eskwelahan ang kinakaharap ng mga katutubong lumad. Dahil sa karahasan, mahigit 11,000 lumad na ang lumikas at ngayon nagsisiksikan sa mga evacuation center. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting.